Fanatico, welcome back to Ako Fanatics TV. Ako nga pala si Kuya Third. At yun, January 2023, first vlog natin ngayon. Parang nung December ata, para isang beses lang tayo nakapag-vlog. Sobrang busy kasi nga, nanganak nga yung American Bully ko. So, nakfocus ako dun sa mga tuta. Anyway, 2023 na, balik vlog na ulit tayo, balik isda na ulit tayo. Tama-tama, meron akong parating na mga fry. On the way na, via Lala Move, so iniintay ko na lang. Papakita ko sa inyo kung ano yung fry na yon, anong itsura, at bakit nagustuhan ko itong mga fry na to. At ibebenta ko rin to, mga kapanatiko, no? 20 pieces to. Ia-out ko rin to para maibahagian ko rin kayo. Pero tignan nyo muna kung magugustuhan nyo itong fry na to. Abangan natin pagdating. So ito na nga, mga kapanatiko, no? So 20 pieces to, dalawang plastic, so tag 10 pieces. So, silipin natin itsura ng mga fry. Ayan nga, magaganda nga. Ayan, no? May mga hump na yung iba at mga may mas to, mga kapanatiko, ha? Ayan, dali natin dito sa liwanag para makita nyo maigi. Ayan, no? May mga mask. O, diba? Kunin natin yung isang bag. Tignan natin. So, silipin din natin itong isa. Dito sa liwanag. Ayan. O. Panalo itong mga to. May mga mask. Ayan, oh. Okay, acclimate muna natin sa tangke natin. Tapos pakawalan natin doon para makita natin kung ano talagang itsura nila. Kasi nasa green water to, eh. Para makita nyo ng maigi sa clear water. So, ito. Papunta tayo sa farm. At ito yung mga makukulit kong American Bully na mga tuta. Ayan, si Chaos, si Karma, si Kendra, ito yung si Brindle. Ayan, wala pang may-ari niyan, for sale yan, mga kapanatiko. Tapos yung nakahiga na yon, ayan, sold na yan. Pipikapin na lang yan. Anyway, hindi ka na, punta na tayo dito sa farm. Ayan. Ayan, so meron akong isang bakanting tangke dito. Actually, kakabili lang ng isda rito, kaya wala nang daman to. Kanina lang nakuha yung isda. So, dyan muna natin sila ilagay. Acclimate natin dyan. Ayan, isa. Kasi nasa green water pa sila. Dalawa. Ayan. Panalo lahat to, mga kapanatiko. Magaganda. Hindi ako nagkamali ng kuha rito. Baka magtabi ako nito. Baka ilagay ko sila sa galon tapos i-grow out ko. By the way, ang ano nito, ang parents nito, master cook ang tatay nito, ha. Tapos maganda rin ang nanay. So ito ipa-flash ko sa screen. Ayan, ayan. Yan ang parents, yan. So ayan muna natin sila, acclimate muna natin for mga 10 minutes tapos pakawalan natin. Tapos silipin natin kung ano mga itsura nila. Itong ganda nito. Ay, nagtago. Ayun, ayun. Nagtago na yun. Na-excite naman ako. Anyway, balikan na natin sila, mga kapanatiko. So, ayun na nga, mga kapanatiko, ano, after 15 minutes, pakawalan na natin to. Stay put lang kayo dyan. Huwag lang mabulog yung cellphone ko. Masyusog sa aquarium. Let's go! Hindi ko nagsasama yung tubig, ha? Kasi green water ito, eh. Tapos clear yung sa tank natin para hindi mag-cloudy, para makita nyo maigi, okay? So, iisa-isayin ko na lang sila. So, ito na nga, buksan na natin. Grabe naman yung ano nito. Parang ayaw magpabukas. Sisirahin ko na yung plastic, mga kapanatiko. Ayan. Okay, so, i-release ko na isa-isa.
2, 3, 4, 5, 6. Next, ito naman. Ayun! Napakawala na natin. Tignan nyo. So, ito na mga kapanatigo, no? Focus lang natin sa mga isda. Ayan. Ang gaganda ng mga pearl. Tapos yung iba rito, medyo madilaw-dilaw na at mapula-pula na. Pero, pansinin nyo yung mga mukha. Ayan, no? Puro full mask, mga kapanatigo. Ayan o, puro full mask. Ayan. Ililipat ko sila sa mas maliit na tank para makita nyo ng maigi. Medyo madilim kasi dito sa farm. Ayan, mga kapanatigo, mas malinaw-linaw. Ayan o, silipin nyo maigi. Ayan o, mga full mask o. Lalo sa mga mahihilig sa full mask dyan, oh, baka ito na yung mga fry para sa inyo. Ang gaganda ng plums, ang gaganda ng pearl. Tapos puro may mga mask pa. Walang tapon. Ito nga, madilaw-dilaw na nga ito. So diba, kumuha lang ako ng konti mga kapanati ko, ha? Tinira ko pa yung iba ron. Sumandok lang ako. Again, mga kapanati ko, Armani strain ito, no? Out natin to for 350 lang ang isa. Solid na solid na mga fry ito, mga kapanati ko. Monster cock jeans, super laki ng cock ng tatay, tapos ang ganda ng pearl ng nanay. So, ito na nga, Armani New Gen Batch 2. Ayan, hindi naman magbabatch 2 to kung pangit ang batch 1, di ba? So, ayan, mga kapanati ko. At syempre mga kapanatiko, total nagbablog na rin naman tayo. Papakita ko na sa inyo yung mga bagong breed natin na pwede na nating i-out, yung Encanto version 2. Ayan. Version 2 ha, V2, hindi B2. Okay, magkaiba yung V2 sa B2. Ang V2 version 2, ang B2 batch 2. Okay, magkaiba yon. So eto, Encanto natin version 2. Bakit version 2? Kasi same ng tatay, pero magkaiba ng nanay. Yung batch 1 natin na version 1 ng Encanto is ang nanay nun molted, okay? Ito, ang nanay nito is awakened CC, okay? Pero same ng tatay, yung alawi. So, pakita ko na sa inyo kung ano itsura nila. Ito na nga sila mga kapanati ko. Ayan, nasa 75 gallons sila. Ayan, marami yan mga kapanati ko. 75 gallons yan, ha? Hindi yan 20 gallons. Ganyan kadami mga fry. Ayan pa sa ilalim ng mga ng heater. So ito mga kapanati ko, pwede na nating i-out to, no? Pang-out na talaga yung ganitong size ng fry. So magkakal lang ako baka bukas, tapos yung mga kapag pipilian na natin, yun ang ibebenta natin. Yung mga may kakal natin, yung mga reject, ayun. Bibigay natin dito kay Aba Aba para mabusog naman uli si Aba Aba. Makatikim naman siya ng flower horn. Lagi na lang galunggong tsaka dilis ang nakakain niya. Anyway, ito na mga kapanati ko. Encanto V2. Ang price natin dito, abot kaya. 200 pesos lang ang isa, okay? Pag marami kinuha nyo, syempre may discount pa yon. Or pwede pa natin dagdagan mga kapanati ko. Iyan. Encanto V2. Marami to mga kapanati ko. Nasa ano to?
Nasa 800 pieces to siguro. Marami talagang binubuga yung mga Encanto eh. Siyempre, hindi lang yan ang breed natin. Nawala lang ako sa vlogging, pero nag-iisda pa rin tayo. Pasok tayo dito sa rasta room natin. Nandito pa ang dalawa sa mga breed natin dito. Pakita ko sa inyo. Ito na nga, nakakapanatiko ko, ang isang breed natin. Shotspard V4. Alright, version 4 ito ng Shotspard. Siyempre, ang tatay nito, si Lockdown pa rin. Yung multiple time show winner natin. Ayan. So ito mga kapanatiko, no, hindi pa natin ito pwedeng i-out kasi masyado pa siyang maliliit. Siguro mga 2 weeks pa to bago natin ma-out. Yan. Yan mga Shotspard. Siyempre, kung hindi naman maganda rin ang Shotspard, hindi din natin itutuloy-tuloy ang breeding niyan. Pang-apat na breed na natin to kay Lockdown. Lipat naman tayo dito mga kapanatiko. Ito yung pangatlong breed natin. Punyal, V2. Ayan, may version 2 tayo ng punyal, okay? So, alam nyo naman yung mga punyal natin, yung mga totoong two-tone natin, no? Yung mga makukulay at magaganda. Although, konti lang lagi ang breed natin ng punyal, hindi talaga siya nagpo-produce ng marami, eh. Ganyan lang talaga, eh. Pero, quality naman lahat yan, mga kapanatiko. And, syempre, dahil maliit pa to, hindi pa rin talaga natin ito pwedeng i-out. Mga 2 weeks pa rin ito kasabay ng Shotspard. Actually kasi, si Shotspard V4 at si Punyal V2, halos 2 araw lang ang pagitan nila nung na-breed natin yung mga parents niyan. So, abangan nyo ito, mga kapanatiko. Ay, isa sa maganda to na nilabas ng Aqua Fanatics Farm, Punyal. Yung mga Punyal line, yan. Ang magpapatunay nito, yung mga nakakuha sa akin ng punyal, V1 tsaka V2. Yan. Ito, pangatlong breed na natin ng punyal to, pero version 2 ito, okay? Ang tatay nito is Garuda, tapos ang nanay nito is two-tone na Lockdown. Hindi si Lockdown na sisi natin, ha? Yung Lockdown strain natin na ang tatay is from Indosensu. Yun, two-tone talaga yun. So, abangan natin to. So, yun na lang muna mga kapanatiko, no, para sa vlog natin ngayon. Pero bago tayo magtapos, gusto kong pasalamatan yung mga sumali sa Grow Out Challenge ng Shotspard CC. At congratulations din sa mga nanalo. Ang nag-champion dyan, si Nicole. Ang nag-first runner-up naman, si Rani. At yung nag-third, si Caleb. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sa mga gustong pumasok sa GC namin, solid kapanatiko, PM nyo lang ako para ma-join kayo. And of course, syempre, paki-like and share na lang itong ano natin, itong YouTube channel natin para marami pa tayo makahalubilo sa larangan ng pag-aalaga ng Flower Horn. Also, meron tayong ano, ha, FB page, yung Aqua Fanatics TV. Ayun, bisitahin nyo rin. Madalas ako nagpo-post doon ng mga for sale natin. So, hanggang next time na lang, mga kapanatiko. Salamat!